ito i-share nyo naman sa amin yung experience nyo. Kasi si Jovit pala, galing siyang Cebu. Yes po. Tapos, pabalik ka na ng Batangas. Batangas po. Kasi po, nung January 12 po yung linggo, ayan, nalaman ko po na umuusok na yung Bulkan Taal. Nakita ko sa isang post ng kabanda ko sa Batangas. And then, hindi ako naniniwala kasi wala naman pong sinasabi ata yung P-Box na active yung Bulkan. So, hindi po ako naniniwala. And then, nasa airport na po kami kasi may flight po ako noon. Dapat 8:45 p.m. po yung flight ko. Pero, kailangan ko pong bumili ng panibagong ticket na mas early kasi meron pa po akong hinahabol na show sa Calaca, Batangas na mas malapit po yun sa Bulkang Taal. Ang kasama ko po yung boss ko, si Boss Cherry. And then, medyo naiilang ako kasi hindi ko alam kung matutuloy ba yung show namin kasi pumuputok na yung Bulkan. Oh, so, nag-alala ka na so, nun. Ano yun, Jovit? Tinuloy ninyo yung show? Hindi sila nag-cancel kahit na... Tinanong ko po sila kung matutuloy po yung show. Pero sabi nila, kahit anong mangyari, tuloy natin yung show kasi marami na pong nag-iintay na tao. And then, okay. Naipamalita na sanayo na darating daw po ako doon. And then, ako naman po, syempre, bilang isang performer, alam ko na maraming nag-iintay sa akin. Oo, dumiretso pa din po ako. At no, sabi mo nga kanina na yung sasakyan mo na nagsundo sa'yo sa airport, marami nang... Yes po, kasi po iniwanan ko po yung kotse ko sa airport, sa Terminal 2. And then, pagdating ko doon, punong-puno na nung mga abo yung kotse ko. And then sabi ko, paano pa kaya kung mas malapit na ako dito sa amin sa Batangas? So, mas sobra na siguro yung abo. And then, yun to nga po, bumabiyahe na ako. Ikaw lang nag-drive? Ako na po yung nag-drive kasi kailangan ko pong magmadali. Kasi may hinahabol po akong 11 to 12 midnight na show sa Batangas. Nasa Kabuyao po ako noon, medyo maalikabok na. Ang daming alikabok. And then sabi ko, ito na. Siguro ito na yung cause ng Taal, Volcano. And then bigla na lang pong umulan ng putik. Ayan, napuno yung windshield ko. Napuno na. Na-video ko siya. Uh-oh. And then, yun know, may nasabi ko kung iba. Kasi nga po, medyo malabo yung mata ko sa gabi. Kasi po, ash pa yung, putik pa yung ano, umuulan. Thank you, Lord. Safe ka. Yes po. Kasi, oo, no? yun din ang mga cause na mga delikado doon. Kasi hindi na makita ang daan eh. Totoo. Oo. At yung mga tao, di ba, sabi mo, nagstay sila, tapos naging sobrang covered na rin sila ng ash kasi hindi naman sila umalis eh. Tinapos oo, na sobrang nagpapasalamat din at ako sa kanila. At nilindol pa kayo ng ilang beses? Yes po, ilang beses, hindi lang po 10 o 20 times na lindol. And then, hindi na po namin, parang hindi na namin pinapansin yung lindol kasi parang naging normal na sa amin yung lindol. Merong malakas na hindi naman tumatagal and then meron namang mahina na sunod-sunod naman. The show must go on talaga. Saka may mga pinakita talaga na nabiyak yung lupa. Ah. Opo, ang dami po. Lalo na po yung mga mas malalapit po sa Bulkang Taal. Oo, grabe, no? Sobra. Kaya na, hindi ko po... Nakaramdam ka ba ng takot nung time na yun? Siyempre naman po. Kasi kasama ko po din yung banda ko at yung team ko sa event. Nagtatanong sila, ano pa, tutuloy po ba natin, sir, yung show natin? So, nandito na tayo. Wala na tayong magagawa. So, tuloy na natin. At syempre naman, marami din naghihintay. So, kami, nag-perform na lang kami and then tinapos na lang namin. Okay. Pero siguro kung talagang may nagsabi na ganito na yung sitwasyon, pwede din namang hindi matuloy. Dahil, natural naman yung nangyayari. Hindi naman talaga parang sinadya.